Good morning. Good morning. Up-up ka na. Sarap pong matulog. Yung pagtulog is parang gift. Research ng address. Ready ka na ba, Cas? Ready na. First time, no? Pero at least may experience ka na mag-apply sa Pinas, di ba? Oo. Kaya mo na yan. Sabay, nag-practice na tayo kagabi. So, kailangan hindi kami balik. Kasi yung call time niya today is 9 a.m. So, good luck. Kapag may taxi na kagad, mag-taxi na tayo. Pag wala, no choice. Mag-commute tayo. Eh, kasi ang gwapo bukas, oh. Ayan, ganyan po talaga pa nag-apply dito. Kailangan talaga executive. Executive. Good luck, Cas, ha? Thank you, Cas. Mapagamay ako mag-apply sa manager. Malay mo, apply for manager position, HRM graduate ka naman. Okay, let's go! Okay, so blessing in disguise, eh, may taxi kagad pagbaba namin ng building. Kaya, okay, yun ang maganda sa nag-a-apply eh. Now you have to be like 30 minutes before dun sa location para at least you can prepare yourself. Diba? Chill-chill ng konti. Kaya yan, so tulog muna. Rest. Ano na? Rest din. Naku, malulukot yung damit mo. Ano bang swerte yung suit na yan? Bakit? Lahat na nakasuot niyan, na-hired. Magdilang ang yun. Amen. Okay guys, so tips lang po para sa lahat po na mga mag-a-apply dito sa Dubai. Make sure na you have prepared a spare copy of your resume with you kapag tinawagan kayo for interview, kasi you wouldn't know. Automatic kasi alam ko naghahanap sila ng ano yung resume mo. You should have a resume with you kasi hahanapin nila yon. So at least you will be ready. And then make sure po na even though, for example, ang interviewer mo is Filipino, guys, please answer the question in English and do not avoid and avoid speaking in Tagalog, because it will be a parang napaka-stupid kasi noon to answer back in Tagalog. It's because you are working here in Dubai. You're going to work here in Dubai. So dapat English, kasi you're going to test kung gaano yung level of English communication skills mo. Okay, so reminder po yun. And another one, this is important po, if you are facing a Filipino interviewer, mas mahigpit sila mag-interview compare sa mga ibang lahi. Kaya matakot ka na kapag Pilipino yung mag-i-interview sa'yo. Pag rush hour talaga dito, traffic. So ito na po yung place na pupunta namin. This is now Dera City Center. We need to go to... Where? Just go down over here. Not here. Okay. Left tower near metro station. Yeah, very, yeah. You get down here, metro station? Yeah, just there. This in the, way? Yeah, taxi stop. We're here, guys! So we still have like 30 minutes early. Kaya yun, okay pa. Let's go!
Walang naiwanan na. Ang daming tao nang dinala ko dito sa lugar na to. And fortunately, all of them has work now. Kaya, wala lang. Balika, so for now, tabi-tabi muna na tayo. Pwede tayong tumambay. Ikot muna tayo dito, it's still early. Hindi naman, pero it's very early, 30 minutes, ano. Kaya you still have time to review. Anong meron dito? Nagugutom ka na ba? Kasi hindi kami nag-breakfast, coffee lang. Sabi ko sa kanya, pag hindi siya nakapasa rito, hindi siya kakain the whole day. Tinarasahan nila, hindi. Basta ito, laging mo pong payo sa lahat na mag-undergo ng interview, guys. Huwag po kayong masyadong kabahan. It's either maging successful man yung result ng interview or not. Ang importante is you will learn something from there. Kasi diba, maaring causes of yung hindrance doon is the accent of the interviewer is different. Diba, hindi mo siya naiintindihan or yung may mga questions dito that is not common na tinatanong compare in the Philippines kapag nag-a-apply ka. So okay lang yun, importante you learn something from there so that, diba, at saka masasanay kang humarap sa mga follow sa mga foreigner na nag-i-interview so that soon kapag lagi ka na napapa-interview, hasang-hasa ka na, and then by that you will be very ready to face, diba, yung lalo na yung magandang position yung applyan mo. So yun yung importante, okay? Sabi nga nila, mistakes is not important. Important is kung paano ka natuto from that mistake. Kailan mo pumasok doon? Normally guys, if you're applying for a job, make sure to bring a valid ID. Kasi kakailanganin yun sa building. Kailangan nyo mag-present kasi bibigyan kayo ng visitor's ID. So kailangan kapalit nun is a valid ID, of course. Bye-bye. Okay, so nandun na siya. So, madalas ko ginagawa while yung sinasamahan ko on the interview, kailangan ko pumunta sa kung saan-saan kasi I have to wait for like what, 30 minutes or 1 hour. Kaya akit muna ako sa mall. Okay guys, so ang difference of Francis' case this time sa video na ginagawa ko is he is the first time na sasamahan ko mag-apply ng trabaho dito sa Dubai na fresh graduate. So normally kasi mga nakasama ko may mga experiences na sila sa Pilipinas pa lang. So this is actually a challenge kasi parang an eye-opener to everyone kung how was yung mga fresh graduate, gaano sila ka-hireable dito sa Dubai. So he just finished actually Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. So, ito po yung patunay, okay, na magsasabi if yung mga fresh graduate ba yung may chance na ma-hire dito sa Dubai. Okay, so abangan nyo po siya. Alright guys, so vlog time. So, I'm here now in Haagen-Dazs while waiting for Francis to finish his first interview sa Azadea. So, share ko lang po sa lahat. Tip lang po to kasi experience siya in Philippine immigration na since I am his sponsor, so magkamag-anak po kami, father side and in his mother side. So, yung last name ko is showing in his middle name. Kaya yung mga questions sa kanya is more on personal. Parang, question sa kanya was, paano kami na naging magpinsan? And then another one is, gaano kami ka-close? When was the last time na nagsama kami dalawa? And, ano pa ba? Ano yung last name ng, anong pangalan ng tatay ko? Yung tipong ganon. So more on family tree yung itatanong. So yun yung na-experience niya, more on yung focus na lang ng interview niya is sa Philippine immigration is more on doon sa relasyon namin dalawa, sa connection namin dalawa. Pero nung time na tinanong siya kung anong gagawin niya sa Dubai, sinabi niya na he will come here nga as tourist visa, so he wanted to see yung 7-star, the first, the one and only 7-star hotel in the whole world, yung Burj Khalifa, Burj Al Arab, the tallest building, Burj Khalifa, the Dancing Fountain, the famous Miracle Garden. More on focus na doon kasi parang it's like his graduation gift kasi because he just finished school. Kaka-graduate niya lang and then he's about to celebrate his birthday. So, automatic, in-okay siya doon. So, tumagal lang siya doon sa part na yung relationship namin dalawa.
And thank you, Richel. Thank you for welcome. The coffee. Mainit. So ito. Of course, it's coffee. So this one proves na I'm here in Haagen-Dazs drinking coffee. All right, so nagpa-pop na po sa cellphone ko na I think he already finished his interview, so I will be waiting for him here. Okay? So good luck. I-update ko po kayo kung ano pong mangyayari. Bye guys, for now. Okay, nandito na po sa update natin. Anong balita? Anong sabi? Tawagan nito ako for final interview. So final interview na kagad? If ever nakapersa. Ah, alright. So, sabi. Okay, so ikaw lang mag-isang in-interview. Ang bilis ha? Dali lang mga question. Have they mentioned kung anong position, kung anong company yung papasahan? Kasi it's a group of company yung Azadea. Yes, I asked. Ano daw? Restaurant. Ah, so hindi nila minention yung brand? Oo, hindi. Is sasabihin, kung saan ako nag-fit daw. Ah, okay. So sila yung sasabi. Okay. Saan yung mga, ano, yung mga toughest question na na-encounter mo? Yun lang din, yung binanggit ko sa'yo? Binanggit na. Ano yung pinaka-busy na day sa restaurant namin? Paano ko daw hinandle yung stress? Ganun. Okay. Which is, very good, di ba? Ang galing. Napag-usapan na kasi namin yung last night. Actually, the toughest question in the whole world na na-experience namin. And yung mga na-share sa akin ng mga followers ko before. And then yung mga na-experience din ng mga friends ko na nag-apply dito ng trabaho. He was trained last night. Nasa rooftop kami for 30 minutes. Grabe, sobrang lamig. Halos nakasando pa ako. Tapos siya naka-coat, naka-sweatshirt siya. So, di ba, ang galing-galing ko. Naninigas ako doon. Pero yun, good luck sana talaga. Within this day, pwede nga tawagan within today. Within this day or tomorrow. Or tomorrow. Okay, so whatever may the result is, abangan po natin. Okay? So this time, coffee time muna. Nagugutom gusto kumain ng waffle. Breakfast natin. Breakfast kanin. Sige, mag-waffle tayo rito. Okay, order tayo. Girl, pwede kaming kumain. Sige, menu na lang. Isang waffle na lang. Belgian waffle dream. Share na lang kaming dalawa. Okay. Ayun pa si Richel. She's very pretty. From? Good morning, Philippines. I know. From which? Leyte pa. From Leyte. Uy! Hindi din naapektuhan ng ano? Nung bagyo? No. By the grace of God, hindi. Yeah, amen. Ayun. So, Belgian waffle dream. Okay. One Belgian waffle dream. Thank you. Breakfast time. Dito na to sa Dubai, ang breakfast ay ice cream. Ayan, breakfast ng Dubai. Bawal to sa Pilipinas, magagalit si Mami. Then waffle. Sarap. Kain tayo. Ciao, ciao. So ito, uwian na. Tapos na yung breakfast namin. So abangan nyo lang po yung next video. So yun lang guys, bye. God bless you all. Ciao. Good luck sa'yo, Cass. Thank you. Where, ma'am? Italy. Yes, ma'am. Yes, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, tinawagan na sa... Anong sa... Sino yun? Yung kanina nag-interview sa akin. Okay, well, then ang sabi? Final interview ko daw bukas with the manager. Sa Dubai Mall. Sa ang shop? Sa... Yung may Italy. Yung Paul. Paul daw? Oo. Sigurado ka? Oo. Tinanong mo ko anong floor? Hindi. Ang laki ng Dubai Mall. Tatawagan ko na lang. Wait lang, ang sabi, anong oras? 10:30 in the morning? Yes. Okay. Kung 10:30, I don't think tinako ko masasamahan kita ha. Pero kailangan samahan kita. Sigurado ka, Paul, bakit Italy? Ha? Yun yung sabi niya eh. Ano? You have an interview, Paul, oh. Italy. Baka Paul, Italy? Oh, sige. Pero basta Paul yung binanggit niya? Okay, pwede mo siyang tawagan later. Oh. Ato, pwede ko siyang tawagan na kanyang phone mo. Kanina ko siya. May load ka naman, di ba? Oo. Okay, confirm ko guys, kasi of course he's new. So hindi pa siya nakakall na yan. He's
call. Hello, speak mo mahina yan eh. Ano? Hindi ko siya marahin niyo. Okay, so good news kagad. Ayun nga, tinawagan na siya right away. So tomorrow, we will have his final interview sa Paul in Dubai Mall. So, 10:30 yun. So guys, so yung sabihin, it doesn't mean if you're a fresh graduate na nandito sa Dubai, naghahanap ng work, hindi ka makakahanap. Makakahanap ka talaga. Okay, so good luck sa'yo bukas, guys. Salamat. And guys, bye-bye na. Singit lang tong vlog na to. Since nandito ako sa loob ng airport, pupuntahan ko yung Paul para ma-idea kayo kung ano yung tsura ng restaurant na yun. Okay! Ayan oh, sarap! Gusto mo love the race, okay? Sure ka? Hindi nga. Cheesecake? Sino to, babe, din? Ah, may croissant sila. Water. Water, tubig. Ay, yung mga juices. Bye.